Hey guys, this is Jam of Jamaline.ph and welcome back to my channel. And today, meron sinasaya si Digital Walker and si Momax Selfie Stable Gimbal with Tripod. Yes, it's a selfie stick, another selfie stick. It's another tripod na nakuha ko from Digital Walker or from other brands. Meron din sila sinasend. But this one is my most favorite sa kanilang lahat. Not just because it's a tripod, but because this one is also a gimbal. So, it's the world's first, according sa kanila, it's the first selfie stick with gimbal combo, and meron din siyang feet tripod base para maging siyang tripod sa mga smartphone nyo. I'm really interested with this one kasi talagang I'm into this. I mean, gusto ko ng tripod talaga sa smartphone ko, and recently lang, actually nag-unbox ako nito, it's the Joyroom tripod. What I like about it is that it's very stable, pero with this one, I can use this one for vlogging as this one is a gimbal. Meron siyang stabilizer, and meron tayong detachable shutter. So, yes, Bluetooth pa rin naman siya, so nothing special about that. And of course, meron tayong tripod base. I'm not sure lang kung gano'n siya kataas, but according sa spec sheet na sinend nila, it's actually wala. Walang nakalagay. So, I have to rely dito sa unboxing natin and alamin natin kung ano ba meron dito sa Momax Selfie Stable Smartphone Gimbal with Tripod. So, ano bang hinatay natin, i-unbox na natin and alamin natin kung ano ba meron dito sa product na to. So, ayun, meron palang length dito nakalagay. Hindi ko napansin nandito. So, the max length is actually 580mm and the folded length is 188mm. So, kasha sa bag ko. So, yan. Check natin. O, kita nyo. Ang ganda niya. So, I have here yung gimbal. And actually, it's actually pretty light. Ang ganya. What I like about this one is, number one, magaan siya. Kahit na gimbal siya. So, alamin natin kung paano ba nag-working gimbal niya. Kakapit natin siya mamaya sa iPhone 11 natin and malalaman natin kung paano ba yung fitting niya and paano yung paano gumagana yung gimbal niya. So, yes, it's a gimbal. So, yeah. Wow. Okay. So, first, meron ditong micro USB port para i-charge siya. Unfortunately, still micro USB. Though, yan, naiikot siya. So, feeling ko naman may control siya mamaya for the iPhone 11. Then, meron din tayong button dito for the shutter. It's a Bluetooth shutter button. And of course, may tayong feet dito para sa tripod. So, tataas natin siya. Ayan, ganyan lang siya. Hindi siya ganun kataas. So, ganun lang siya kataas. Hindi siya ganun kataas. Pero it's still okay. I mean, pag nasa trip kayo, kailangan nyo ng tripod. Ayan, this one will do. This one will work. So, yan. So, pwede rin siya pang selfie if you want. So, yan. Ganyan kayo. Pero, yeah, wala tayong tripod. Wala yung phone pa. So, before mag-proceed tayo sa unboxing, check muna natin kung ano ba meron pa dito. Meron tayo mo dito box. Anong gusto mo laman na ito? Pera. Pero wala siyang pera. Okay, so, meron tayong micro USB to USB-A cable. I don't know what this is, but rubber siya. Rubber siya. Hindi ko alam kung para saan siya. Alamin ko mamaya kung para saan to. Of course, the manual na hindi naman natin babasahin. Kasi hindi tayo nagbabasa ng manual. Niyo ako sundan. Samay. Basahin niyo lagi manual. Okay, so yung isang rubber feet is para dito. So, para siguro may grip pa yung smartphone dito sa gimbal. If you're worried about dun sa mabagsak niyo yung phone niyo. So, yeah. Try natin ikapit yung iPhone 11. With a case. So, yan. So, no? Let's see. Dahil may weight issues ang gimbal, try natin tanggalin muna yung case. Then, kapit natin sa iPhone 11. Okay. So, ramdam ko na may motorized na gimbal na nangyayari. Pero, makikita nyo is yung gimbal, steady yung iPhone. It's actually working. The gimbal is working dito sa Momax gimbal. It's really cool. So, naka-on na yung gimbal ko ngayon and kinabit ko na siya dito sa iPhone 11 and nagwo-work siya. It's not the smoothest one na na-try ko. But so far, nakikita nyo naman na ginagalaw ko tong gimbal and sobrang smooth naman nung motions dito. So far okay naman ako. It's not the smoothest one na nakita ko sa isang gimbal, but I really like yung kanyang weight. It's super light and hindi siya ganong kalaki sa pocket. I mean, if dadalhin niyo siya, sobrang portable niya. We got a folded length of 188mm according dito. So yeah. And right now I'm using my iPhone 11's front camera. This is not even the rear camera of the smartphone. And I think this one is pretty smooth. So the good thing about this smartphone gimbal from Momax is that it's not just available sa landscape mode. You can also use this one on portrait mode. So if you got some stories, if you are walking,
I don't think magkakameron kayo ng problema with the smartphone gimbal. I mean, it's still smooth, better for your stories if you're uploading it on Instagram or probably your vlogs. And right now, makikita niyo naman that I'm using the smartphone gimbal and I'm walking right now and okay naman siya so far. This is the front camera, by the way, of the iPhone 11. But again, this one isn't the smoothest na natry ko sa isang smartphone gimbal, but the fact na portable siya, the fact na mura lang siya, which is available right now, 2,490 for a promo price. The original SRP is 3,490. I think this one is pretty good. So makikita niyo naman na I am twisting itong gimbal ng Momax. And so far, I do like the performance na nakukuha natin dito. Maganda siya, I think, if you are into vlogging using your smartphone. Probably, pag nasa travel kayo, if gusto nyo mag-shoot using your smartphone, lagi kayo naglalakad, you want to take some, you know, shots like this, mag-shoot kayo na may gantong panning, this one can help na magkameron kayo ng better stabilization. Again, it's not a perfect one, but the fact that we're getting a tripod, a selfie stick, and also a gimbal in one for a price of 2,490, again, the promo price, I think, sobrang sulit na naman kuha ko dito with the selfie stable smartphone gimbal with tripod. Medyo nalilito na ako sa name niya. But so far, overall, gustong gusto ko yung mga features na kuha natin dito. And Momax is promising that you can get a 2 hours operation dito when it comes to battery life niya. I think that's kind of okay for me. I mean, sobrang gaya niya. I don't think magkakamerang problema dito. The motor works. I suggest that you remove muna yung case nyo kasi minsan hindi siya nag-work na maayos. But so far, yeah, nakikita nyo, madali siya yung move, ganito ko lang, portrait, ganito ko lang, landscape, automatic na siyang nag-fit. So far, yun lang po. So that's it for our review ng Momax Selfie Stable Smartphone Gimbal with Tripod. It's a really cool tripod, it's an all-in-one, you got a gimbal, you got a selfie stick, and also you get a gimbal, selfie stick, and a tripod. So yeah, 3-in-1, diba? So yeah, so guys, if you like this video, don't forget to give us thumbs up. And of course, don't forget to check out the links below. And of course, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa channel ko, mga kaibigan. So do check out my Facebook page, facebook.com/jamonlineph, my website at jamonline.ph. And of course, mag-subscribe kayo dito sa channel ko, youtube.com/jamonlineph. Huwag niyo po kalimutan, guys. So once again, I'm Jam of jamonline.ph. Thank you for watching. See you guys again sa susunod na video. Ciao.